tayong kasabihan. Kung ano ang itinanim, yun din ang aanihin. Ibig sabihin ay kung piliin natin na gawin ang mali, mali rin ang babalik sa atin. Kung tama naman ang ating gagawin, ay tama rin naman ang babalik sa atin. Ang tanong, pinipili ba natin gawin ang tama? Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong lingkod, Nolly Enriquez. At ako naman si Corina Chanco. Naglalad sa iyo ng mga magbabagang balita sa araw na ito. Ito ang Balitang News. Nananatili pa rin mataas ang presyo ng mga bilihin dahil sa inflation rate. Ano kaya ang masasabi ng mga millennials sa sitwasyong ito? Ito ay tinutukan ni Jam Arcilia. Lahat tayo epektado sa pagtaas ng mga presyo dahil sa inflation rate. Isa na dyan ang mga millennials na sa panahon ngayon ay mas kumakapit na sa mga material na bagay sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Nandito ako ngayon kasama si Jason na isa rin sa mga millennials. Jason, anong masasabi mo sa naging epekto ng inflation rate sa inyo bilang isang millennial? Ang masasabi ko sa inflation rate, halos lahat na po ng budget namin hindi na kasya yung pabibili namin dahil sa sobrang taas ng mga bilihin. At yan lang po para sa ngayon. Ako po si Jam Arcilia, Balitang News. Ako isang news reporter. Nakakapagod rin at minsan delikado. Pero kailangan kong kumayod para sa aking pamilya. Nay! Dito na ako! Ay, hindi pa po, Nay. Baka mamaya na lang. Siya, kumain ka na. Baka magkasakit ka pa. Kailan ba? Naku, maghirap na. Baka magkasakit ka pa niyan. Lalo na ngayon, kailangan natin mag-doble kayod para sa mga bayarin sa eskwela at sa pagpapagamot ng kapatid mo. Hindi naman sa kinikita ko para sa mga bayarin. Sige, mamaya na yan. Kumain muna tayo. Ako kuya, huwag kang mag-alala. Okay lang naman ako. Hindi naman natin kailangan madali ng mga bayarin. Tsaka si nanay lang naman yung parang planning dyan eh. Tsaka pwede naman ako ma-working student eh. Huwag mo nang alalahanin yun. Ako nang bahala dun. Mag-aral ka na lang na mabuti. Ewan ko sa'yo magkapatid. Sa mga oras na yon, ay natuklasan kong nawala na pala ang aking pitaka. Nasa isip ko noon ay, ano na lang ang akong gagawin? Paano na kami? Tikit sa lahat. Paano ng kapatid ko? Seng, Bebang, nandito na ako. Ano ba? Alam mo bang pagod na ako? Kung hindi tuyo, asin yung ulam. Gusto ko ng marangyang buhay. Ano bang ibibigay mo sa akin? Eh yung anak mo nga, tignan mo. May sakit na cancer. Sabihin mo kung saan tayo kukuha ng panggasto.
Alam mo, kung gusto mong magstay pa ako sa'yo, maghanap ka ng magandang trabaho. Kung ayaw mo, ako na lang. Ayoko na. Ayoko na. Suko na ako. Bahala ka sa buhay mo. Si Nonoy ay isang di hamak na mangangalakal lamang ng basura, kung kaya't kaunti lang ang kaya niyang maibigay para sa kanyang pamilya. Matinding pigati at pagsisisi ang kanyang naramdaman sa mga oras na iyon. Pero dahil sa kanyang anak na may inihindang malubhang sakit, si Bebang ang kaisa-isang pinaghuhugutan ng lakas ni Nonoy. Dahil sa kanya, lumalaban pa rin siya sa buhay. Dahil hindi nasuportahan ng kanyang mga magulang, si Nonoy ay hindi nakapag-aral. Dahil doon, siya ay hirap makapasok sa trabaho. Pero kahit nalugmok siya sa kahirapan, nanatili pa rin ang kabutihan sa kanyang kalooban. Ni hindi niya inisip na magnakaw o gumawa man lang ng masama upang kumita ng pera. Hello? Jam? Oh? May sinasagawa daw na raid ang PDEA sa kabilang barangay. Puntahan natin. Oh, sige, punta ko dyan. Oh, sige. Uy, pre, dito. Hey! Isang raid ang isinagawa ng PDEA sa Barangay Alfonso kaninang umaga. Isa sa mga nadakip ay ang notorious drug pusher at most wanted ng barangay na si Enrique James Padilla. Totoo bang nagtutulak ka ng droga? Paano mo nasabi? Baka ikaw nagtutulak. Ayon kay Padilla, siya raw ay nasa lugar lang upang bumili ng tawas. Dinikman ko lang yun para sigurado. Hindi ko naman alam na droga. Wala na. Finish na. Nung siya'y tanungin tungkol sa mga kasong kanyang haharapin, bakit mo matatakot? Advance ako mag-isip. Alam kong hindi ako makukulong. Confident ako. Kasalukuyang hinaharap ni Padilla ang mga kasong naisampa laban sa kanya. Jam Arcilia, Balitang News. Oh, hello, Nay. Ha? Bakit? Ano nangyari? Saan? Oo, punta na ako dyan agad. Ba't ikaw lang? Nasaan si nanay? Okay ka lang ba? Ano ba nangyari? Ha? Oh, Dok, kamusta po siya? Okay lang ba siya? Alam kong mahirap para sa inyo, lalo na sa kapatid mo, na sundin yung mga inuutos ko. Alam naman po natin ang sakit na lupus ay hindi biro. At sa kaso naman ni Jin ay palubahan ng palubahan ang kanyang sakit. Sa totoo nga lang ay tuluyan nang naapektuhan ang kanyang nervous system. Unti-unti na rin po nitong pinapatay ang kanyang mga organs. I suggest we do an immediate operation upang maagapan ito kaagad. Mauna na ako sa inyo. Oh, sige po. Naku, ano ba naman to? Nawala na nga yung pitaka ko. Lumala pa ang sakit ni Jean. Ma'am, pinatawag niyo ba ako? Bakit po? Ano pong nagawa ko? Ay, hindi. May gusto lang magpag-usap sa'yo. Teka lang. Oh, sige po. Thank you.
Bakit po, sir? Wala ka ba? Maraming salamat po. Hulog na ng langit. Hulog ng langit talaga. Talagang kakaiba naman ang pinakitang kabaitan itong si Nonoy. Pero, sino nga ba siya? Makalipas ang dalawang taon ay marami nang nagbago. Isa na akong news anchor ngayon. Si Jean naman sa awa ng Diyos ay bumalik na sa kanyang dating sigla. Hawang si Nonoy naman ay nakapagtayo na ng kanyang sariling sari-sari store. Pero sa kabila ng mga magagandang balita, hindi naman natin maiwasan na merong mga masasama at malulungkot na balita. Anak, simula nung nawala ka, ay marami ang nangyari sa amin. Miss na kita. Pero iniisip ko na lang na kung nasaan ka man ngayon, alam kong masaya at malaya ka. Ang buhay ay parang balita. Minsan ito'y masaya at maganda. Minsan na may malungkot o masama. Pero sa kabila ng malalaking pagsubok, may pag-asang umasenso at maging matagumpay. Basta't lagi mo lang gagawin kung ano yung tama. Spirit of my silence, I can hear you. But I'm afraid to be near you. And I don't know where to begin. And I don't know where to begin. Somewhere in the desert, there's a forest and an acre before us. But I don't know where to begin. But I don't know where to begin. Again, I lost my strength completely. Oh, be near me, tired old mare. Amethyst and flowers on the table. Is it real or a fable? Well, I suppose a friend is a friend. And we all know how this will end. Chimney swift that finds me, be my keeper. Silhouette of a cedar. What is that song you sing for the dead? What is that song you sing for the dead? I see the signal searchlight strike me in the window and of my room. Well, I got nothing to prove. Well, I got nothing to prove.